Mabuhay Pilipinas! This is Teacher Mary and welcome back to my channel. Halika! Aral tayo! Kabanata 42, Mag-asawang De Espadanya. Tahimik ang tahanan ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay malungkot sapagkat may sakit si Maria Clara. Nang tumigil ang isang sasakyan sa harap ng bahay, mabilis na sumalubong sina Kapitan Tiago at Tia Isabel. Ang bumaba ay sina Don Tiburcio de Espadanya, ang asawa niya na si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at isang kilalang Kastila na may kakisigan. Ipinakikilala ko sa inyo ang aming pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya'y inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng mga ministro sa Espanya. Kilalani natin ang mga panauhin ni Kapitan Tiago na sina Doktor at Doktora de Espadanya. Mamaya alamin natin ang kwento ng pagiging doktor at doktora ng mag-asawang ito. Si Doña Victorina ay isang ginang na mayroong 45 taon. Siya ay 45 years old. Pero ang ipinamamalita niyang edad, siya raw ay 32 taong gulang lamang. 32 years old lang daw siya, sa halip na 45. Nung siya'y dalaga pa, pinaniniwalaan niya na siya'y maganda. Maaring may katotohanan naman yun sapagkat marami siyang mga maniligaw. Ngunit ang mga maniligaw niya, ang mga manggibig niya ay mga Pilipino. At ito'y hindi niya pinakitunguhan ng mabuti sapagkat ang pangarap ni Doña Victorina sa kanyang buhay ay magkaroon ng asawang Kastila. Dayuhan ang nais niyang maging asawa at hindi isang Pinoy. Kaya't nang ipadpad sa baybayan ng Pulong Luzon, ang isang maralitang Kastilang taga-Espanyay, napilitan siyang tanggapin ito. Ang pangalan ay Tiburcio de Espadanya, na noon ay 35 taong gulang. Ngunit sa anyo nito ay masasabi mong higit pa itong matanda kay Doña Victorina. Kilalani naman natin si Don Tiburcio. Siya ay naglakbay sa Pilipinas bilang pinakamababang opisyal ng adwana o ng bapor na kanyang kinabibilangan. Sa kasawi ang palad, nang ang bapor Salvador ay naglalayag, ay napaghilo siya sa dagat at nabalian pa ng isang paa. Dagdag pa dito ang pagkakatanggal niya sa trabaho dahil sa nangyari sa bapor. Siya'y kinukop ng ilang mga kababayan matapos siyang mawalan ng pinapasukan. Pinayuhan siya ng mga kababayan na magpunta sa lalawigan at magpanggap na isang manggagamot. Nangyari yun sapagkat nagsasawa na yung mga kababayan niyang Kastila na maya't maya hingi na lang ng agahan, ng tanghalian, ng hapunan o lahat ng kanyang mga pangangailangan si Don Tiburcio. Kaya pinayuhan ito, madali namang dayain ng mga Pilipino, magkunwari ka na lang na isang manggagamot. Punta ka dun sa isang probinsya. Dahil sa pangangailangan, ay sinunod niya ang payo. Kahit na wala naman siyang kaalaman sa medisina. Nagsimula siyang manggamot sa ilang may sakit na sinisingil ng mababa. Ngunit hindi nagtagal. Sumingil na rin siya ng malaki. Unti-unti na sanang nakakaipon nang umabot sa kaalaman ng mga proto-medikato sa Maynila ang kanyang paggagamot ng walang pahintulot. Nakarating sa pandinig ng mga taong bayan ang katotohanan, kaya't wala nang nagpagamot sa kanya. Ang Doña ay labis na nakapangyayari sa asawa. Ibig sabihin, si Doña Victorina ang laging nasusunod sa kanilang pamilya. Si Don Tiburcio ay tulad lamang ng aliping sunod-sunuran sa Panginoon. Naisip din ng Doña na kailangan magtaglay ng titulong doktor ng medisina at siruhiya ang asawa. Kung kaya, nagpagawa siya ng isang putol na marmol na nakaukit ang Doktor de Espadanya, Specialista en toda clase de enfermedades. At ito ipinakabit sa kanyang bahay. Ang ibig sabihin ng pananalitang iyon, ang doktor na ito ay mayroong kakayahang gumamot ng anumang sakit. Noong ipinamamalita ng Doña na sila'y maglalakbay sa Espanya, naisipan nilang kumuha ng Kastila
na mga ngasiwa ng kanyang ari-arian. Tingnan ninyo ang kaisipan ni Doña Victorina, ano? Wala siyang tiwala sa mga kapwa niya Pilipino at mas nagtitiwala pa siya sa mga Kastila. Kaya nung plano nila na pumunta sana sa Espanya, naghanap sila ng Kastila na mga ngasiwa sa kanilang ari-arian. Noon, ipinasundo ni Don Tiburcio ang pamangkin niyang si Linares na nag-aaral ng pag-aabogado. Sila ang tatlong kararating pa lamang na panauhin ni Kapitan Chaco. Samantala, dumating si Padre Salvi habang nagbiminandal si Kapitan Chaco at ang mga panauhin nito. Habang sila'y kumakain at umiinom, dumating si Padre Salvi. Marami silang napag-usapan. Maya-maya nagtanong si Linares sa kura kung saan makikita si Padre Damaso. Ang sabi ni Padre Salvi, naku, nagkataong siya'y naririto ngayon. At mamaya lang ay paririto. Talaga pong pagsasadyain ko siya, ang sabi ni Linares, kung hindi lang sa magandang pagkakataong ito, sapagkat may liham po ako para sa kanya. Pinuntahan ng mga bisita ang may sakit na si Maria Clara. At ito ay sinuri ng doktor na si Don Tiburcio. May sakit. Ngunit mapapagaling. Bigyan ng likwe na may gata sa umaga, harabe de altea at dalawang pildoras de siniglosa. Tingnan ninyo itong doktor na ito. Nagbibigay din naman ng reseta. At niresetahan niya nga ang may sakit na si Maria Clara. Ang sabi naman ni Doña Victorina, gagaling ka, Clarita. Tibayan mo ngayong loob. Naririto kami upang gamutin ka at ipakikilala kita sa aming pinsan. Tingnan natin ang pananalita ni Doña Victorina. Tibayan mo ngayong loob. Maganda yan. Pero ang sabi niya, naririto kami upang gamutin ka. Yun ang nasa isip ni Doña Victorina. Dahil ang kanyang asawa ay pinakilala niyang doktor, gusto niyang kilalarin din siya na doktora. At hindi naman pwede yun sapagkat ang pagiging doktor, ang pagiging doktora ay talagang pinagsisikapan. Kailangan mong matapos sa pag-aaral at pagsisikap na mag-aral tungkol sa medisina bago ka masabing isang doktor at doktora. At ang nais niya rin, ipakilala si Maria Clara kay Linares. Si Linares ay napatdaon na tigilan sa pagkakatingin sa mga mata ni Maria Clara. Kahit hindi niya narinig ang tawag ni Doña Victorina. Papalapit na nga rin noon si Padre Damaso. Ang anyo ay maputla at tila nalulungkot at hindi na masalita. Kagagaling lamang niya sa sakit at ang unang ginawa ay ang pagdalaw kay Maria Clara. At ngayon, mas kilalanin pa natin sina Don Tiburcio at Doña Victorina. Tingnan natin ang kanilang pagkakatulad, tingnan din natin ang kanilang pagkakaiba. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang, ngunit sinasabi niya na siya ay 32 years old pa lamang. Si Don Tiburcio, 35 years old, ngunit higit na matanda ang kanyang itsura. Si Doña Victorina ay Pilipinang mayaman. Maraming mga manliligaw siya noon, hindi lang naman dahil sa kanyang kayamanan. Ngunit hindi niya ito pinansin sapagkat ang kanyang pangarap ay magkaroon ng Kastilang mapapangasawa. Ngunit wala nga naliligaw sa kanya. Kaya nung magkakilala sila ni Don Tiburcio, kahit ito'y mahirap, kahit ito'y hindi kaibig-ibig, basta ito'y Kastila, ay pinakasalan niya ito. Si Doña Victorina ay malupit. Siya ang laging nasusunod sa lahat ng pagkakataon. Ano mang desisyon, si Doña Victorina ang laging nasusunod. Samantalang si Don Tiburcio naman, mahinahon. Ayaw niyang kalabanin ang kanyang asawa, talagang sumusunod na lang siya kung ano ang naisabihin nito. Si Doña Victorina, normal ang kanyang pisikal na kaanyuan. Ngunit si Don Tiburcio, hindi lamang siya bungi, kundi siya ay bungal. Hindi kaibig-ibig ang kanyang pisikal na kaanyuan. Ngunit dahil sa pagnanais ni Doña Victorina na magkaroon ng asawang Kastila, sige na nga, pwede na ito. So nakita natin ang pagkakaiba nitong mag-asawang ito. Ngayon, tingnan naman natin kung saang bahagi sila nagkatulad. Sina Don Tiburcio at Doña Victorina ay parehong mapagpanggap o manggagamit.
bakit ko nasabing sila'y mapagpanggap o manggagamit? Pareho silang nagkukunwari. Alam ni Doña Victorina na hindi totoong doktor ang kanyang asawa. Ngunit ito ipinagpagawa niya ng pangalang nakatatak sa marmol para mas maniwala ang mga Pilipino na ito ay isangang doktor. At nais niya rin na tawagin siyang doktora dahil dito. At pareho lang nilang ginamit ang isa't isa. Nais ni Doña Victorina na magkaroon ng asawang Kastila. Nais naman ni Don Tiburcio na bumuti ang kanyang estado sa buhay. Dahil siya isang mahirap at wala nang ibang malalapitan. Itong mayamang si Doña Victorina na nagnanais magkaroon ng asawang Kastila. Kaya pareho lamang nilang ginamit ang isa't isa para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kilalanin din natin si Don Alfonso Linares de Espadaña. Ang binatang ito ang magiging karibal ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. Si Linares ay pamangkin ni Don Tiburcio na nagpapanggap ng pinsan nito na siyang ginawang tagapamahala na mag-asawa sa kanilang mga ari-arian. Si Linares nag-aaral ng pagkaabogado doon sa Madrid na siyang pinakamatalino sa kanilang angkan. At siya ang gagamitin ni Doña Victorina upang makuha nito ang kanyang pansariling kagustuhan. Mahalagang kaalaman. Napakataas ng pagtingin ng mga Pilipino sa mga Kastila noong unang panahon. Katulad ni Doña Victorina. Nais niya na magkaroon ng asawang Kastila at marami ring mga kababaihan noong unang panahon naghahangad na magkaroon ng asawang Kastila. Dahil nga sobrang taas ng pagtingin nila sa mga Kastila noong unang panahon. Dahil din dito, ang mga Kastila ay mabilis na nakakapandaya o nakakapanloko ng mga Pilipino. Katulad ng ginawa ni Don Tiburcio. Hindi siya totoong doktor, ngunit nagkunwari siyang doktor at naniwala agad ang mga Pilipino sa kanya dahil sa siya ay isang Kastila. Halagang pangkatauhan. Sa pagpili ng mapapangasawa, mahalagang ang taong ating pipiliin ay talagang ating minamahal. Hindi isang tao na kaya mo lang pinili dahil meron kang ibang dahilan. O, ginagamit mo lang siya dahil gusto mong yumaman, dahil gusto mong maging kilala, o kaya ay nais mo na matupad ang iyong pangarap sa buhay. So, napakaganda na ang mapapangasawa mo at makakasama mo sa buhay ay isang taong iyong minamahal at ikaw rin ay kanyang minamahal. Hindi yung mga napipilitan lamang na sa bandang huli, kayo rin namang dalawa ang mahihirapan. Thank you for watching! Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Paalam at mabuhay tayong lahat!